Hello guys, welcome back to my channel, Maristani Vlog. So, our video for today guys is magluluto po tayo ng Japanese chicken karage at ng cold soba noodle with egg and cucumber. So guys, let's go! Samahan niyo ako magluto. Ito guys, meron po tayong boneless chicken guys. Bali, dalawang pack po ito. Nahugasan ko na rin po siya and napat-dry na rin ng tissue. And ikakat ko po siya ng bite size. Ito po guys ay dadalhin ng aking alaga sa kanyang school. Kasi you're in ano nila party, so pagdadala sila, bawat estudyante ay magdadala ng makakain, mamimerienda. Meron silang small party sa school, so ako po ay gagawa ng chicken karage. Bite size lang po ang cuttings niya. Yan po guys. Ito guys, magka-crush tayo ng garlic and ginger guys. Very fresh. Fresh po ang aking ginamit na bawang tsaka luya. Kasi mas masarap po siya pagka-fresh. Meron po akong stock na garlic powder tsaka ginger powder. Pero mas masarap po ang fresh. Kaya magsipag po tayong mag-crush ng garlic tsaka ng luya para mas masarap. Gustong-gusto po ito ng aking alaga at ng aking Japanese na pamang babae guys. So yan, perfect na po natin yan. Hindi na sila bumibili ng powder guys. Ako na mismo ang gumagawa ng powder na pang ano, pang marinate and yung mga sauce niya. Ako na mismo rin po ang gumagawa. Simple lang to guys, pag may mga toyo kayo and everything. Mamaya pakita ko po sa inyo yung mga ingredients niya. Guys, ito na po yung mga sangkap ng ating karage. So, ito na po yung garlic and ginger na na-crush. Meron tayong 2 tablespoons of sugar. Meron tayong cooking wine, sake. Sake ang tawag sa Japanese. Meron tayong sesame oil and 2 tablespoons ng soy sauce, ng paminta, at syempre yung ating chicken. Nilagyan ko na rin po siya ng durog na paminta, guys. Ginger and garlic and yung ating cooking wine, sake. At ang ating sesame oil po, 2 tablespoons po ng sesame oil and 2 tablespoons din po ng soy sauce and 1 tablespoon po ng brown sugar. Ano po yung kanyang mga ingredients. Try nyo po to guys sa mga anak nyo guys na pumapasok sa school or yung mga nagbabaon. Masarap po siya guys at malasa. Pagka po nga kain po kayo sa Japanese restaurant sa Pilipinas, hindi po yan nawawala sa menu guys. Yan na chicken karage.
Meron at meron po yan sa Japanese restaurant, guys. Pagkatapos natin haluin, guys, takpan muna natin siya and then ilagay po muna natin siya sa ref ng mga 2 hours or more para mas maluwag po yung kanyang mga sauce. So ito po, guys, ay sa atin namang powder, guys, na paglulubugan ng ating chicken. So meron tayong 1/2 cup po ng all purpose flour and cornstarch. Yan po yung sekreto ng magka-crunchy yung ating chicken. Lagyan po natin ng haluan po natin ng cornstarch ang ating flour. Yan po, halu-haluin po muna natin. Nilagyan ko po siya ng kunting salt. Ito na po, guys, napainin na po ako ng pot po ang gamit ko na salad pot. Deep fry po siya pero konti na lang po yung aking mantika so hindi ko po siya inubos. Make sure po na mainit po yung ating kaldero, guys, na pagbibrituhan. And ayan po, after ilang minuto, yan po yung sekreto para malaman natin kung nagbuboy na ang ating oil. So yan, guys, na-dip na po natin ang ating chicken sa flour. So yan, so mainit na po ang ating kaldero, mantika. So ilagay na po natin ang ating chicken. Make sure po natin na 100% boil ang ating oil para mas madali po siyang maluto, guys. Ayan, nakakahulog lang natin yung mga nauna is nag-brown na po siya kagad. Kasi po, mailit po yung ating oil. Kaya huwag masyadong malakas yung apoy, guys, pagka nagpiprito tayo para hindi po siya madaling masunog. Pagka umihingi na po siya, inaana po natin ng konti yung apoy. Kasi diba, mas masarap po yung dahan-dahan po na niluluto. So, ayan, guys. Antay na lang po tayo hanggang sa mag-brown po yung ating chicken. Guys, ito na nga po yung ating karage, guys. Luto na po siya. Ayan, ilagay ko na po siya sa container para ready na po yung dalhin ng ating alaga. Naka-ready na rin po, guys, ang ating soba noodle with egg and cucumber. Pa-record po siya, guys. Talaga lang po siya ng Japanese sauce and ready to eat na po siya. Yan, tikman na po natin ang ating nilutong chicken, guys.
Dahil hindi po atin ang chicken, so syempre tikim-tikim lang. Didip po natin siya sa mayonnaise, guys. Or kahit anong sauce na gusto niyong pag-sausawan ng ating chicken. Piling ketchup, piling ang pangman, ketchup, suka, toyo, okay lang po siya. Pero bagay po siya sa mayonnaise o kaya yung Japanese sauce na bourbon. Masarap po, guys. Try niyo po sa mga anak niyo para maiba naman.